As you know, mga kababayan, ang breaking news ngayon, yung pagkahuli po kay Pacquiao, kay Kibuloy. Ang unang nagpaabot ng breaking news po ay mismong si DILG Secretary Benhur Abalos. Ito yung post niya, mga kababayan, na pinick up ng mga nasa mainstream media. Yan po yung post, mga kababayan, ni Secretary DILG Secretary Benhur Abalos. Nahuli na si Pastor Kibuloy. Yan po. Ito si Atty. Torion. Ito si Kibuloy. Ito hindi natin ito kilala. So ito yung nag-selfie. Nagpapagang mga balita at pagkabagay sa mga isla ni Pusa. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pusa, what you see is what you get. You decide. O ngayon, sunod-sunod na nag-breaking news yung sa mainstream media. Ito yung report ng ABS-CBN na aresto na si Pastor Kibuloy ayon sa post ni DILG Secretary Benhur Abalos. Meaning, ang source mismo, si DILG Secretary Benhur Abalos or Abalos pala. Lagi akong namamali, mga kababayan, sa pag-pronounce ng apelyido ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sige, ayos na. Then yung inquirer, mga kababayan, quoting Secretary Abalos, breaking, fugitive televangelist Apollo Kibuloy has been arrested according to DILG Secretary Benhur Abalos. Abalos bears the news in a Facebook post but did not reveal details of Kibuloy's arrest. Nahuli na po si Apollo Kibuloy, his post says. Ngayon, sumunod na mga balita galing na sa iba pang mga news organization, yung GMA News, GMA Regional TV, galing doon sa Mindanao mismo, sa Davao. So ito na po, kinumpirma ni Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Bergante sa GMA Regional TV na sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines sumuko si Pastor Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Courtesy of Handil, Handii Esteban via One Mindanao. Kasi developing story po siya. Ayan, a news update, mga kababayan. O ngayon, ito yung interview ng ABS-CBN and PTV4 kay PNP Regional Director 11, General Nicolas Torre. Pakinggan natin, mga kababayan. Hindi ko talaga alam. Okay, so pakinggan lang. Interesto yun, hindi ko talaga alam ang mga details niya. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa UDC. Ang pinagkwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130. Hindi ko sigurado na sinunod na si 130. Basta namataan natin na si 130 na naglanding sa Tok 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinag-guide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So, ano po masasabi ninyo kasi automile? Habang kayo ay busy-busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda din. There's no doubt that he's here. Courtesy of One Mindanao po siya. Napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin. Natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tapang gawin. Hindi harapin na talaga. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang ng time nag-operate for 16 days na dito sa inyo? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap at nagpuhunan ng dugong pawis, luha at pawis para achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang
lechon at bun. Ano naman po masasabi ninyo general sa mga taga-KOTC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon at may mga pagbabang... Yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ngayon siguro, pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ko kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang binigay sa akin na role, binigay sa akin trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Kausap niya si General Marbil sa telepono. Kinongratulate si General Torres siguro sa telepono. Ayan. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Kaya nagpasalamat siya. Thank you. Thank you, sir. Okay, dalawang linggo kayong nag-ibig. Saan kaya nagtapos? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do things. Yung mga, ang mga details, I'll just give you sa mga official statement natin. Okay. So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Nag-uulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na. So malamang, bukas na mga kababayan, magpa-presscon si DILG Secretary Benhor Abalos. Pati siguro, baka yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ang mag-present mga kababayan sa media kay Pacquiao. O ngayon, yung mga members ng kapulisan, yung 2,000 members ng PNP na nandun mga kababayan sa compound ng Kingdom,
Nagsipag-uwian na rin po kasi tapos na yung misyon. Ayan po siya sa report ng ABS-CBN. Oh. Nagsipag-uwian na ang mga pulis na nakatalaga sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City matapos ang 16 na araw na police operations. Ayan po. Ayan po. Ang dami nila. Nagsisipag-uwian na mga kababayan. O, nagpapasalamat sila. O, di ba? Magagalang yung ating mga kapulisan. God bless daw. Pinagsasabihan ng God bless yung mga taga-Kingdom. Kasi nagpapatupad lang po sila ng arrest order. Trabaho lang ito sa ating mga kapulisan. O di ba, mga kababayan? Di ano niya, Mr. Marabillas, ang masasabi mo doon sa mga reactions ng mga taga-nausog, mga nausog vloggers, na hindi man na niya nahuli si Pacquiao, kundi sumurender. Hindi kay General Torre, kundi sa ISAF. Kami nga natin, mga kababayan, sa ating mga series of posts sa ating timeline sa Facebook. That is immaterial. Sumuko, nahuli, parehas din lang yan, mga kababayan. Sumuko sa ISAF, sumuko sa PNP. That is immaterial po. Kasi yun man talaga ang objective, mga kababayan, ni General Torre. Iyan yung panawagan niya doon sa Senate investigation kung saan, mga kababayan, nakiusap si Senator Bato na mag-tactical retreat na daw. Baka niya pwede na kayo na mag-tactical retreat kasi hindi man ninyo na natatagpuan si ano, wala man dyan. Yun ang paniwala nila. Never na pininiwalaan ni General Torre kasi siguradong-sigurado daw siya. Yun nga po. Ngayon, kumbaga, mga kababayan, ang totoong kwento, sumurrender sa ISAF, ito pong si Pacquiao sa military, hindi po sa polis. Possibly, gusto nilang ipahiya si General Torre. Yan ang ating analysis po. In fact, yun ang ginagawa ng mga nausog, ano, vloggers. Iniinsulto pa, mga kababayan, si General Torre. Kahit anong sabihin po ninyo, nahuli o sumurrender, ang sinasabi ninyo, hindi man nahuli, kundi sumurrender. Sumurrender nga, kasi ang sigurado dyan, na-corner na po ng ating mga polis. And because of the pressure, napilitan na lang na sumurrender. Kaya siya nahuli. Di ba? Pag surrender niya, siyempre huhulihin. Tama? Sabi nga natin, ano na yung pinangangalandakan ni Pacquiao na sabi niya, appointed son of God siya, may-ari ng universe. O bakit hindi niya napigil yung operations ng ating PNP? Napilitan siyang sumurrender. Kala niya, kaya niyang i-stop. At may sabi pa siya noon na hindi siya magpapauli ng buhay. O ngayon, yung mga supporters ni Pusit, mga kababayan, yung mga taga-nausog, kung ano-ano yung mga pinapakalat po. Mga defense mechanism nila ito, yan o, mahalin natin ang Pilipinas. Sabi sa post, habang nag-ukay si Torre sa Kingdom of Jesus Christ compound, nasa bundok si Pacquiao, nag-iisip ng mabuti kung ano ang dapat gawin. Mas minabuti niyang sumurrender dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang human rights violations ng PNP laban sa mga KOG members. He is now ready to face the music, kaya bumaba na ng bundok. Exciting times ahead. Ayan o. May picture si Pacquiao, naglalagari. Kung ano-ano na lang ang pinapakalat nila, mga kababayan, na kwento para lang ma-save nila yung kanilang kahihiya. Di ba? Saving face, mga defense mechanism ninyo. Kasi na-corner na kayo. And because of the intense pressure ng PNP, edi sumurrender na lang si Pacquiao. Eh sabi natin, wala man yan pagkakaiba. And in fact, that is the appeal of General Torre. Sumurrender ka na lang niya at harapin mo yung kaso mo
sa korte, eh, sinisigawan niya ninyo na hustisya, hustisya. Inian niya pwede na magkaroon kayo ng hustisya sa pagsisigaw-sigaw ninyo dito sa kalye. Ang hustisya niya, makakamit ninyo kung kayo kaharap sa justice, sa korte, nandun ang hustisya. Kung hindi ka guilty, o di mapapawalang sala ka. Yan ang malinaw po na sinabi ni General Torre. Isi Bato, mga kababayan. Booking ngayon si Bato. So, alam na natin yung motibo ni Bato doon sa Senate investigation. Gusto sana niya na kumbinsihin si General Torre na mag-withdraw na ng operations doon sa compound ng Kingdom. Para siyempre, para makatakas. siguradong-sigurado, mga kababayan, si General Torre. Sabi ni General Torre, not on your terms. Ayan, sabi ni General Torre, Torre, the search for Kibuloy will be conducted on our terms, not on theirs. Ito yung sabi po. We will do whatever it takes. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy. Sabi ng reporter, so, what can we expect tomorrow, sir? Sagot ni General Torre, not tomorrow, tonight. This is after the Senate investigation. Yun nga po, kasi siguro may filler na kay General Torre na gusto ng sumuko ni Pacquiao. Pero hindi sa kanya, kundi sa isa. Wala man problema yun po. Mga kababayan, hero pa rin po si General Torre. Kasi yung nag-serve ng warrant of arrest at nagpadala ng sangkaterbang mga polis na nag-pressure kay Pacquiao to surrender, kahit hindi po sa PNP sumurender kundi sa ISAF, kasi siguro feel ni Pacquiao na mas safe siya. Baka kakilala niya yung general. O di, walang problema. Ay importante sumurender sa gobyerno. Pero ang katotohanan niya, nasukol na siguro ng ating mga kapulisan. Tumbok na kung saang lungga nagtatago si Pacquiao. Kaya napilitan siya na sumurender na lang. Yun ang ating analysis. Pero we will wait for the official announcement bukas ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sigurado, nag-uusap-usap ito ngayon with President Bongbong Marcos. At saka siyempre, yung lahat ng detalye ng kwento para pag harap nila sa media for a press con, maayos yung kwento. Walang bangga-bangga. Kasi pag mayroon, may controversy na naman. May ipupuna na naman sila sa ating Pangulong Bongbong. Kasi tingnan ninyo ang pinapakalat po ng mga taga-Naosog. Ito post ni Baste. Sabi dito, Pastor Kibbs surrendered to ISAF and now en route to Manila after he submitted himself. Iba ang nahuli sa kusang sumuko. Yung anong mga palusot ninyo. Iano naman kung sumuko o nahuli. Ang epekto po, parehas. Diba? Mas kahiya-hiya nga yung sumuko. Ibig sabihin, hindi man totoo na siya ang may-ari ng universe at siya makapangyarihan na son of God. Appointed son of God. Kasi kung maisog siya, di nanlaban na sana siya. Hindi sumuko, kundi nanlaban. Hindi sana siya nagpahuli ng buhay. Alam na ninyo ang magiging ending niyan kung si Pacquiao nanlaban. Hindi siya sasantuhin ni General Torre. Tulad mo, Baste, na sabi mo, sasampalin mo si... Nagkaharap kayo doon sa hearing, wala man nangyaring sampalan. O di ba? O ngayon, tama itong statement ni Top 1 kasama nating vlogger, mga kababayan. O ito yung post niya ngayon, si Randy Nabayra, si Top 1 po ito. Sabi niya, hindi na kailangan criminologist siya po, dating polis. Kaya... alam niya ang definition po. Hindi na kailangang pagtanunan kung naaresto o sumuko dahil maliwanag naman sa rules on criminal procedure kung paano nangyayari ang pag-aresto. Section 1, definition of arrest.
Arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Section 2, arrest, how made. An arrest is made by an actual restraint of a person to be arrested or by his submission to the custody of the person making the arrest. No violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. The person arrested shall not be subject to a greater restraint that is necessary for his detention. Ang mahalaga ngayon ay nasa custody na ng batas si Apollo Quiboloy at manaig na ang ustisya kung kanino ito nararapat. Correct, kaya sabi natin that is immaterial kung nahuli o sumurrender. Eh lang, siyempre, itong mga taga-Naosob, nag-aanap po sila ng depensa, ng rason para ipahiya yung gobyerno. Hindi ninyo pwedeng ipahiya yung gobyerno. Nasa tamang pagpapatupad ng batas ang gobyerno. Kayo ang napapahiya ngayon. O tingnan ninyo, sunod-sunod na yan. O na si Alice Go, o kahit tumakas papuntang Indonesia, na nahuli pa rin. O diba? Nag-warning na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Pasasaan na niya, aabutin kayo ng kamay ng batas. O yun na nga po. The long arm of the law, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang mahuli si Alice Goo, will eventually reach you. Yun ang warning niya, mga kababayan, after na mahuli si Alice Goo, na malinaw na patama po kay Pacquiao. O, ito na nga po yung nangyari. Kung sumurrender siya doon sa ISAP, ang katotohanan niyan, he was pressured by the presence of the, you know, members of the PNP na tumutugi sa kanya. At nasukol na siya, wala na siyang pupuntahan kasi siguradong-sigurado si General Torre, nandyan ka niya naglulungga, hindi kami alis dito hanggat hindi ka namin nakukuha. Positive po yung presentation. Naamoy ng mga aso. Hindi mapakali yung mga aso po nakasama sa naghahanap kay Pacquiao doon sa kwarto. O yun nga po. So, na-pressure si Pacquiao, sumurrender. Pero ito, mga kwento lang natin ito. Wala pa yung totoong istorya. We will wait for the official announcement ng DILG at ng ating Pangulo, mga kababayan. Yun ang paniniwalaan natin. Hindi yung mga haka-haka po nitong mga taga-Naosog. Na alam naman natin, itong mga taga-Naosog, mga sinungaling, tulad ng kanilang patron, napakasinungaling. Tinanong si Inday ng media, tingin mo anya, nasaan si pastor? Wala naman anya dito sa Davao. Eh ano anya yung ano, kung may guess anya ako, nasa langit anya. Napakasinungaling ni Inday. Sabi dito sa Impact Leadership, wala na siya dito sa Davao City, Palaha. Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Berganti confirmed in an interview with GMA Regional TV on Sunday that fugitive Apollo Quiboloy surrendered to the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAF inside the Kingdom of Jesus Christ compound. Nasa loob, hindi galing sa bundok, nasa loob mismo ng compound. Kaya siguradong sigurado po. Eh sabi ni ni Bato, malinaw, nakikipagsabuatan siya. Gustong paatrasin si General Torre. Tactical retreat daw. Booking kayo ngayon. Kasabuat kayo eh. O ngayon, galing sa compound. Kaya kinordon po. Hindi, never kami anyang alis dito. Kasi siguradong sigurado anya kami. Bakit sigurado? Una, sinurveillance nila. Nasa loob talaga si Pacquiao, kinordonan nila. May mga tao, mga kababayan, na dating members, in-infiltrate yung loob. Kaya positive talaga si tiwalang-tiwala. Very reliable yung mga informants, mga kababayan. Anya, Mr. Maravillas, yung award na 10 million. Bala na sila kung sino yung
bibigyan ng reward. 10 million yon sa ulo ni Pacquiao. Kung sino yung informant. Oh, ngayon, ito si Inday. Sabi ni Inday, Vice President Sara Duterte previously speculated that fugitive Apollo Quiboloy might have already left Davao City. O di ba panluloko, mga kababayan? Personally, I think wala na siya dito sa Davao City. Ako, kung one guess, kung nasaan si Pastor Quiboloy, nasa langit. O ngayon, paya kayo lahat na mga taga Naosog. Paya si, ano, si Bato, paya si Bungo, paya si Robin Padilla, paya si, ano, si Digong. Lahat kayo na paya. Masyado ninyong minamaliit ang kakayanan ng ating gobyerno. Lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang mayabang. Pero sincere siya na ipatupad ang batas ng tama. O ngayon, excited na tulad ng grabing excitement niya na bukas, mga kababayan, iharap na si Alice Goo sa Senado. Ngayon, pati itong si Pacquiao, kasi wanted din ito ng Senado, nag-react na si Senator Risa Ontiveros. Sabi ni Risa, mananagot ka, Apollo Quiboloy. You cannot overrun, outrun the law. You will not further delay. Justice, abot kamay na ng mga victim survivors ang ustisya. Salamat sa kanilang paglakas loob na magsabi ng katotohanan. Magpapatuloy ang imbestigasyon ng Senado para matuldukan ang sistematikong pang-abuso sa mga pinakang vulnerable sa lipunan bilang na ang araw ng tulad nilang nag-ari-arian ng babastos sa batas at ng abuso sa kababaihan, kabataan at kapwa nating Pilipino. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ano niya Mr. Marabillas ang dapat gawin? May mga suggestion po na sana daw, mga kababayan, iton over na lang itong si Pacquiao sa FBI sa Amerika. Ang suggestion na yan, recommendation, ay galing sa hindi basta-basta ang ordinaryong tao. Galing po kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para yung gulo po maiwasan dito. Baka mag-rally ng mag-rally yung mga supporters ni Pacquiao. Magulo pa dito sa Pilipinas. Pero tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng ating Pangulong Bongbong. Kung iarap siya sa trial dito, kasi patong-patong ang kaso ni Pacquiao at mga kasama niya, o i-turn over na siya, mga kababayan, sa Amerika. Doon na muna siya. And later on, pwede siyang ibalik dito para pwede nga siguro sabay. May trial sa Amerika, may trial dito. Di ba? Di pag may hearing sa Amerika, dalin sa Amerika. May eroplano man na pwedeng ano, hiramin si... Pinahiram nga doon sa pagsundo kay Alice Goo. Si DILG Secretary Binor Abalos. Abalos. O di, ganun din. Trial sa Amerika. O di, okay. Diretso doon sa Amerika. Pag kailangan umarap siya sa usgado rito, di dito sa Pilipinas. Ibalik siya rito po. O ngayon, yung mga grabe ang paniwala kay, ano, kay Pacquiao. O ngayon na... Sumurrender na siya, arestado na siya. O, pwede na kayo na magpapirma ng clearance papuntang langit. Kawan niya talaga, Mr. Marabillas. Di ba yan ang sabi niya? Ay, yung kaluluwa hindi makapunta sa langit kundi niya pirmado. So ito yung latest ngayon. Apollo Quiboloy, 1 minute ago pa lang, detained at PNP. Sa ano po? Custodial Center ng PNP sa Camp Karami. Wait na lang tayo po ng press con. Sigurado bukas po hindi magkamayaw yung mainstream media. Sisiksikan po sila. Magbabalyahan po sila para maka-scoop ng mga balita. Announcement, official announcement galing sa DILG Secretary natin, Benhur Abalos. At saka siguro, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, baka bukas na magkaroon ng palabas ng official announcement din.
chinay ko po yung Presidential Communications Office, wala pang statement na nilalabas po ngayon.